Tuloy-tuloy pa rin ang pagdating sa mga bus terminal ng mga pasaherong magsisiuwian sa probinsya para sa Semana Santa. Kaya nagtutulong-tulong na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para maiwasan ang aberya sa biyahe. Mula sa Araneta Center Bus Terminal, may ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Maris, rasisa ni puwersa na nga itong PNP, MMDA at LTO katuwang ang Philippine Red Cross para sa maagang pagsisimula ng Oblan Semana Santa. Mas napaagaw raw kasi itong buhos ng mga pasahero lalo't magkadikit yung graduation at Semana Santa, kaya mapapahaba rin yung bakasyon nitong ating mga kababayan sa kanikal na probinsya. Wala nga sa mga taxi na nagbababa ng mga bagahe ng mga pasahero ay nakaalalay na itong mga tag-MMDA Sidewalk Clearing Operations Group para raw mapabilis at hindi maipon itong mga sasakyan na siyang nagdudulot ng pagbigat ng trapiko sa harap ng terminal. Ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino, mahigpit yung tagubilin sa mga bus company na pairalin yung nose-in at nose-out policy para maiwasan yung pagmamaniobra sa kalsada. Pagpasok nila sa entrada naman itong terminal ay nakapwesto na itong mga security personnel na inaasistihan naman ang hindi bababa sa 50 pulis mula sa QCPD. Meron ding mga K9 unit na nag-iikot para siguruhin walang makalulusot na ipinagbabawal na gamit na madadala sa biyahe ng mga pasahero. Ayon na kay QCPD Director Chief Superintendent Mario de la Vega, 16 na bagong patrol cars ang idineploy nila sa iba't ibang bus station sa EDSA para sa police visibility. Binantayan naman Maris ng LTO yung pagkuha ng ticket para masiguradong walang nananamantala pati na yung kondisyon nung mga babiyaheng bus. Ayon kay LTO Chief Virginia Torres, maaga nilang inikutan yung mga garahe ng bus company para doon pa lamang e malaman at maitama na yung mga depekto bago pa man makarating dito sa terminal. Nitong mga nagdapanahon daw kasi napakalaking abala rin sa mga pasahero kapag dito na sa terminal nahaharang yung mga pabiyahing bus, mainam daw na sa garahe pa lang nasasala na. Sa ngayon ay nasa 250 hanggang 300 buses pa rin yung daily average dito sa Araneta Center Bus Terminal. Katumbas yan ng mahigit sa 3,000 na pasahero kada araw na inaasahang dodoble pa simula sa Biyernes at magtutuloy-tuloy na hanggang sa susunod na linggo. Matapos yung inspeksyon sa Araneta Center Bus Terminal, ay dumiretso itong mga otoridad dito naman sa LRT Line 2 at namigay sila ng mga pulyetos bilang paalala pa rin sa mga commuter para sa mga pag-iingat na dapat nilang gawin ngayong Semana Santa. Inanunsyo na rin Maris nitong siya MMDA Chairman Francis Tolentino na simula sa April 2, araw yan ng Lunes, hanggang sa April 9 sa araw ng kagitingan ay suspendido itong number coding scheme. Yan muna ang pinakaseryong balita mula pa rin dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Tati Maris. Steve, so far ba sa pag-iikot nitong mga iba't ibang ahensya, may mga nakita silang depekto o flaws kahit maliit lang dyan sa mga bus terminal? So far Maris, yung ginawang pag-inspeksyon ng LTO kanina ay halos wala na silang napuna na mga kumbaga nakitang mga pagkukulang doon sa parte ng mga bus company. Gayman ay magiging tuloy-tuloy pa rin daw yung pag-ikot nila. Itong Philippine Red Cross ay naglagay na rin sila Maris ng kanilang help desk ano, para nang sa kanyang. Kanina may mga namata na rin tayong nagpapabiti dahil yung iba syempre dahil gawa ng siksikan ng tao at medyo nahihimita na tumataas yung presyon. Pero so far generally ay nasa maayos naman daw yung kabuuan ng pagpapatakbo nitong terminal. Gayun din yung flow nitong mga pasahero. Karamihan Steve, sa mga nag-uuwian ngayon, yung habol sa mga graduation ano, at pati na rin sa Semana Santa, pero aasahan natin sa mga susunod na araw, mas darami pa yung mga biyahero. Aasahan din ba na mas madaragdagan pa yung mga biyahe? Tama ka dyan Maris, kasi ang normal na average na buses na bumabiyahe dito sa terminal na nasa 250 hanggang 300. Pero ang sabi sa atin ng pamunuan ng Araneta Center Bus Terminal, posibleng umabot yan sa hanggang 500 buses. Sa peak, ano, magsisimula yan, inaasahan kung hindi man bukas, eh, sa Biyernes. At yung mga pasahero, yung volume kadalasan, inaabot daw yan ng 5,000 to 7,000 daily. So ganyan yung dapat paghandaan ng mga otoridad dito. Kanina Maris, dun sa yung ibang mga bus company, ay nagbibigay pa sila ng discount. Kaya ito yung dapat rin sigurong samantalahin ng mga kababayan natin na papauwi sa mga probinsya para makapagpareserva din sila ng mas maaga. Na sa gayon ay ma-avail pa nila itong discounted day. Maris. Hanggang kailan ba yung discount na yan, Steve? Ito eh, malamang hanggang Biyernes na lamang daw to. Kasi yung ginagawa nila dito, Maris, yung sa ticket, halimbawa, kung pabiyahe sila, 1,487, yung bus na pabiyahe ng Ormoc. Ang ginagawa, tinatapis na yung butal. Ginagawang 1,400 na lang. Tapos yung ibang mga bus company, nagbibigay na sila ng libreng lunch o dinner dun sa madaraanan nila na kainan habang sila yung nasa biyahe. Kumbaga, pang-attract ito ng mga pasahero para nang sa gayon, eh, siyempre, lumakas-lakas din yung kita nitong mga bus company, Maris. Oh, maganda yan. Maraming salamat, Steve Dailisan.